Jesse, and welcome back to another video. So today we're gonna be talking about the best of the best ng mga powder, lalo na sa ating mga oily skin. Alam ko marami sa inyo ang oily skin, and kaakibat ng pagiging oily or ng excessive oil sa ating mukha ay ang pagkakaroon ng tigyawat dahil nagbabara po ang ating mga pores at marami pang proseso yan. Basta ang ending niya, tigyawat besh or skin bumps, mga ganyan. So, eto na po. I'm gonna be talking about the best powders na nasubukan ko. And in terms of reviewing products, I always give my pros and my cons sa product. So, again, skin to skin basis yan, preference to preference yan. So yung mga products na ipapakita ko sa inyo is based from my personal preference. Ito yung mga nag-work sa skin type ko, and probably could also work sa mga taong same ko ng skin type, which is oily and acne prone skin. So without further ado, mga ka-bestie, let's start. Okay, magsimula tayo sa loose powder, kasi dalawa lang naman yung loose powder na gustong-gustong-gusto ko. So, I have here first is itong sa Perfect Diary. You have seen this sa lahat halos ng beauty videos ko last year. Parang ito na ito yung palagi kong ginagamit. And actually, pangalawa ko na to. I have the first one, which is yung Gudetama or yung limited edition nila in collaboration with Gudetama or with Sanrio. And then I also bought itong yung original packaging niya, which is yung Weightless Soft Velvet Blurring Loose Powder. It is true to what it claims. Talagang nakaka-blur siya ng pores. And at the same time, ang gustong-gusto ko dito, ito yung loose powder na sobrang hype ng oil control niya. Like, hype, hype kung hype siya, best. Dahil talagang maganda yung oil control nito. This one work really well. It's very fine. Yung pagkakamil dun sa powder niya, talagang sobrang smooth na. This one has, I think, 3 shades. Meron din siyang translucent version. And I am using the translucent version 1. So, ito yung pinaka-packaging niya, guys. Actually, classy nito eh. It reminds me of yung mga high-end na powders. Kakaiba sa kanya as compared to other powder. So, meron siyang puff na kasama. Meron siyang, at least meron siyang ganito para hindi nakadirect ang nakadikit dun sa pulbo. And pag inopen mo siya, not sure if makikita nyo ng todo, but it's actually a mesh. Mesh type yung kanyang lalagyan. Ayan. So you just press it to get the product from the containers. Very good itong powder na to, guys. And I hope na magkaroon ng travel version nito, yung maliit lang, para kapag umaalis ka, diba, at least maliit lang yung lalagyan ng pulbo. Sa lahat ng powders na ipapakita ko sa inyo, I believe ito yung pinakamahal because it's 450 pesos or basta less than 500 pesos siya. Pero in terms of quality, I'm willing to splurge on this one because maganda yung quality niya. So that's the first one. So yung the second na loose powder na gustong-gusto ko is ito, Dr. Sensitive na All Day No Sebum na Blur Powder. Ito naman ay napaka-affordable, guys. I think wala pa itong 150 pesos. And this one contains 25 grams of product. This one reminds me of the Innisfree na pulbo. Kasi maganda yung quality nun, may blurring effect. And another good thing here, guys, is that meron siyang magandang oil control. But if ikukumpara ko silang dalawa, finer yung pulbo nito kesa dito. But if you are on a budget and you are looking for a good setting powder na translucent na okay din siyang pang bake, definitely you should give this a try. Sobrang sulit nito kasi bukod sa mura na, maganda rin yung performance. Kaya nga natuwa ko nung nilabas to ng Dr. Sensitive kasi finally, nagkaroon na ako ng option na local brand na mura kasi a lot of people loves the Nichido. Kaya lang, guys, for some reason, again, sabi ko nga kanina, skin to skin basis, preference to preference talaga siya. Hindi nag-work sa akin si Nichido. Like, ang dami talaga ang may gusto sa Nichido, but sad to say, hindi nga siya nag-work sa akin. So, naghanap ako ng local brand na loose powder na mag-work sa skin type ko, and this one worked well for me. So, if hindi nag-work sa'yo yung Nichido, you can also give this a try. But, if hindi naman nag-work sa'yo ito, baka mag-work yung Nichido sa'yo. Mura din yun, 100 plus lang yun. So, you can also try that one. So, it's up to you. But, as for the loose powder for baking, ito yung ginagamit ko. Although, very rare naman yung moment na nagbe-bake ako kasi maganda na yung oil control nito. One of the
reasons why nagbe-bake din tayo kasi 'di ba gusto natin mas maging long-lasting yung makeup and also para mas ma-lighten or ma-highlight yung areas ng part ng mukha na ibe-bake natin and at the same time para mas pakak din siyang tignan. So, hindi naman kasi ako masyadong mahilig mag-bake. So, totoong baking yung ginagawa ko. So, hindi ko masabi pero if in cases na may mga times na kailangan ko mag-bake, ito yung ginagamit ko talaga. Like these two are my HGs na mga loose powder. Let's now proceed naman guys sa mga compact powder. So mag-start muna tayo sa dalawang translucent powder na sobrang mahal ko. Kitang-kita nyo naman ho, no? Gas-gas na gas-gas. Expired na nga. But I super love until this moment itong essence na All About Matte Fixing Compact Powder. This is a holy grail ever since I think it's 2014 nung na-discover ko siya through international YouTubers. And up to this point, same quality, maganda pa rin talaga siya. The good thing here guys is translucent powder siya. So it's not gonna give color, it's not gonna add coverage on your face. If halimbawa plakado na yung foundation mo and you just want something na pang set lang talaga, sobrang perfect na tong translucent powder na to. Yung oil control nito is decent, maganda din naman. Pero if naghahanap ka ng mas maganda yung oil control, etong sa Katidal, merong malaking version nito which is I think 299 or 399 kasi itong maliit is 149 lang. Ito actually ginagamit ko pag aalis ako kasi tingnan nyo naman no, ang liit lang niya, sobrang compact, perfect na i-shoot sa bag. Lalo na kung oily skin ka at kailangan mo mag-blot tsaka mag-powder, this is perfect. So dito muna tayo guys. Etong essence is around 350 pesos siya pero mas malaki yung pan niya. This one contains 8 grams of product. Etong isa naman is 4.5 grams of product. If dry skin ka actually guys, okay itong si All About Matte kasi wala siyang coverage, hindi rin makapal yung formula niya and it's very lightweight on the face. Perfect sa'yo to. Pero kung oily skin ka, okay din naman siya sa'yo. But if you have like extremely oily skin, you can go for this one kasi ito guys is talagang pang oil control siya ginawa. Meron siyang kaolin din kasi which also helps absorb the excess oil sa mukha natin. So lalo na sa mga oily skin dyan, I know it's a struggle. So isa sa mga pros nito is that yun nga, very compact travel friendly and really good for oily skin. But this one, for all skin types naman siya, compatible. So isa talaga to sa mga holy grail ko from Essence. At ayun na nga mga kaibigan, gumive up na siya. Sabi niya siguro, expired na ako, itapon mo na ako. Anyway guys, kung may mga expired kayong makeup, huwag niyo itapon, ibigay niyo siya sa mga punerarya. Kasi ginagamit nila yon sa, syempre, sa pag-makeupan nila yung patay. So, para hindi rin naman masayang at may mag-benefit dun sa makeup, imbis na itapon mo, maganda, magamit din nila, di ba? So, yun, FYI, nabasa ko lang sa Facebook sa mga kabese ko nag-share. Thank you so much. Next mga kabese, let's talk about powders na merong coverage. Meron akong dalawang gustong-gustong powder. Actually, tatlo sila. Kaya lang, yung J-Cut na Aqua Assurance ko na powder, which is this one, hindi ko na siya mahanap. I think naibigay ko na yata to sa friend ko or what. Pero ayun yung isa sa mga super favorite ko na compact powder kasi foundation levels na siya. Although I have to warn you, it has a tendency to cake. So make sure na moisturize yung skin mo bago mo siya ilapat. And at the same time, huwag super kapal. But ayun guys, if you are looking for heavy, like solid heavy coverage, okay yung J-Cut na Aqua Assurance. In terms of oil control, it has a decent oil control and it's long lasting. So nagre-range yung presyo ng Aqua Assurance from 700 to 800 pesos. So medyo pricey siya pero alam ko maraming laman yun, like 12 grams ata. Yan. Pero kung quality lang naman talaga ang labanan, sobrang okay niya. Tsaka yung shade range is malawak. So if you have deeper morena skin tone, merong shade na swak sa'yo. So that's the good point kay J-Cut. Another favorite guys is from local brand. I have here from Squad Cosmetics. Ilang beses ko to tines bago ko nasabi na okay, maganda talaga siya. Kasi nung una parang kibar lang, nag-oil up pa din ako ng konti, ganyan-ganyan. So I tried changing the routine, I added primer, I added setting spray, I added etc. etc. And it actually did a pretty good job. As in, sobrang gustong-gusto ko to. I think 6 or 7 shades ata to, which is nice. And meron na rin silang shades for deeper morena, which is good. So, ito yung dalawang shades na kinip ko. So, yung shade ko dito is si Warm Beige. Meron tong vitamin E, guys. And by the way, this one contains 11 grams of product. So, ang dami. And the best part about this is that refillable siya. Makakabili kayo ng mismong refill lang. So, ito yung pinaka-packaging niya. Ayan. So, as you can see at the back. And eto guys, kaya siya may space na ganun kasi susundutin mo siya. Pag kung halimbawa naubos mo na,
tatanggalin mo, pwede mong palitan kasi may magnet to sa likod. Yun yung gusto ko dito sa product na to, is that pinag-isipan yung concept niya. Like, talagang gusto nila refillable, ganyan. Kasi nga naman, sayang yung lalagyan. Magandang lalagyan. If you are gonna buy the packaging and the powder, it's 225, which is still a good price. And then, when you buy the refill is just 99 pesos. Diba? Sobrang sulit. So, for example, naubos mo, tapos nag-lighten na yung skin tone mo, or nag-deepen yung skin tone mo, bibili ka na lang ng refill na tugma sa skin tone mo. And, di mo na kailangan bumili ng packaging. So, lesser waste din siya. So, I have here another shade, which is itong Ivory. Itong Ivory, kinikip ko to, kasi may pagka-yellow tone siya. So, ginagamit ko to pang set ng concealer. Kasi lighter din yung color niya. So, pag gusto kong highlight na talaga aking under eye area, ito yung ginagamit ko. Sa mga high coverage powder, kagaya nito, is dalawang shade yung kinikip ko. One is light na may yellow undertone, and one is kung ano yung shade ko. So, dito, ito ang aking shade, and I'm keeping the other one na pang set ng concealer. In terms of coverage, it has a really nice coverage, no? May medium to full coverage siya. Hindi ko pa lang ito natatry ng ito lang. Like, gagawin ko siyang parang dry foundation or yung powder foundation. Hindi ko pa siya natatry. Pero ginagamit ko siya lagi pang set ng mukha, and it has a medium coverage. So, kung makapal na yung foundation mo, I suggest brush na lang gamitin mo para hindi sobrang kapal. So, that applies to all kinds of powder depending on the coverage na kayang ibigay ng powder. So, this one medium to full. In terms of oil control, it has good oil control din. But, if i-compare ko siya kung halimbawa sa powder ng Vice, mas maganda yung oil control ng Vice. Pero, for the price point, alam mo yun, the concept na refillable siya and all, sobrang winner talaga niya, as in. Okay, for the last powder na i-recommend ko sa inyo, yung kakasabi ko lang, is from Vice Cosmetics. So, we had a campaign with Vice Cosmetics, I think 2019, nung kinuha nila kami, na nag-campaign for the Duo Finish Foundation. And until now, guys, I love this powder. The coverage is so nice, and naalala ko, kinukulit ko yung brand manager ng Vice dati na parang awan nyo na maglabas na kayo ng refill. So yon, baka naman Vice, maglabas ng refill, please naman po. So in terms of coverage, guys, ito yung powder na parang J-Cat na plakado kandado. So depending on the tools that you will use, yung coverage niya. If you want it medium coverage, you can use a brush. But if you want it solid full coverage, you can use the sponge, or you can use a compact or a dense na brush. The good thing here is, same ng squad, meron na siyang mirror na malaki talaga. As in, kita mo talaga yung buong mukha mo sa kanya, pati future mo kita sa kanya. And ito yung pinaka-powder niya. I just hope that they develop something like this na compact na pwedeng refillan. The good thing in this packaging is that merong vent etong sponge para, alam mo yun, mahanginan, matuyo yung sponge at hindi mag-build up yung bacteria sa kanya. But of course, always change and always wash the sponge or brush every after use, ha? Please lang. Kasi kapag may bacteria yung ating brushes and all, tas may active na tigyawat ka, it can trigger the pimple more, like baka ma-infect pa siya or what. Anyway, going back to the Duo Finish Foundation, this can be used with dry sponge or wet sponge. If gusto mong plakado na para siyang liquid foundation, you can use a wet sponge in application. Pero tinry ko siya, and cakey siya sa akin, hindi siya nag-work. I prefer to use this as a setting powder. And again, I also have another shade, which is in the shade Chesa, because ito naman yung ginagamit ko minsan pang set. All of these powders naman are travel friendly, but of course, yung compact yung pinaka okay, kasi may mirror na siya, may sponge na rin siya. So these are the powders na sobrang gustong gusto ko. Again, hindi ko siya na-try ng isang beses lang. I've tried this several times, so I can attest na maganda yung quality ng mga powders na to. So if may mga powder suggestion kayo, please comment down so I can check that powder out. And if you have other mga best of the best na mga video suggestions, please comment down din para magawa natin ng video yan. So, ayun lang mga ka-bestie ang ating video for today. Thank you so much for watching. If you are interested sa mga products na to, all the links will be in the description box, both Lazada and Shopee links nila. And if na-enjoy mo tong video na to, please don't forget to give this a thumbs up, and you might consider subscribing to my channel if hindi ka pa naka-subscribe. Pwede mo rin ako i-follow sa aking mga social media accounts. I am May A. Layog on Instagram and on Facebook. Thank you so much for watching, and I'll see you on my next video. God bless us all, guys, and bye!